Kung sikat na Ilocos food ang pag-uusapan, Bagnet ang una nating maiisip. Sa lutong ng balat at linamnam ng laman nito, siguradong kahit sino hindi makatatanggi. Kapag pumunta ka sa Ilocos, hindi pwedeng mamiss mo ang Bagnet. Nandito ako ngayon sa Narvacan, ang Bagnet capital ng buong probinsya ng Ilocos Sur. At kasama ko dito ang isa sa mga sikat na tagagawa ng Bagnet, si Mang Mauro. Kayo ang Bagnet King. Siguro, ma'am. Industriya na dito sa Narvacan ang ano, ang pagbabagnet. Yes, sabi ma'am. Nila dito daw nagsimula yung pagbabagnet. Yun ang sabi ng matatanda, ma'am. Na talagang dito na daw. Dito raw nagsimula ang Bagnet. Oo, at kaya nandito ang pinasarap kasi lapat doon tayo sa ano, original. The yes, original ma'am. Is always the best. So ito yung ating pork belly. Yes, pork ma'am. Belly ito. Paano po ito hinihiwa? Hinihiwa po ito, ma'am, pahaba. Pahaba? Pag ganito, ma'am. Eh, may butong ganun. Yes, ma'am. Liempo o pork belly ang best part ng baboy na gawing Bagnet. Bukod sa pantayang laman at taba, malapad din ang balat nito. Ma'am. Siyempre, pag ako ang humiwa nito, masisira. Yes, ma'am. Meron siguro kayong tagahiwa ng ano? Meron, ma'am, meron. Si Kuya? Si Eduardo, ma'am. Kuya Eduardo! Bagnet King! Bagnet Slicer! Mga lakatin bunong basit. Oh, game, Kuya Eduardo. Kayang-kaya mo to. Bunong kailangan medyo pa. May muscle ka dito kasi. Uha mo pa. Ah, so may style pala. 20 years nang gumagawa ng Bagnet si Mang Mauro, natutunan daw niya ang technique ng pagbabagnet sa mga matatanda sa kanilang bayan. Ilang baboy po ang kinakatay ninyo para makakuha mag- araw-araw? Sige po, Kuya. Slice lang po. Umaabot ako ng 8 sa araw-araw, ma'am. Pag ganito. 8 baboy? Pag, yes, ma'am. Isang araw? Yes, ma'am. Pag taghirap na ang bentahan, pero pag malakas ang bentahan, umaabot ako ng mahigit 10 araw-araw. 10 baboy? Yes, ma'am. Grabe. Umaabot ako ng 12-13, ganun ma'am, sa araw-araw. Paano nyo po, ano, kabisado nyo na kung ilang kilo, para paano nyo nalalaman na pantay-pantay siya? Yung hindi, timbang ma'am, niya? Basta bahala na, ma'am. Ah, basta bahala na. Yes, ma'am. O pagkatapos po natin itong, ano, hugasan, ma'am. Uy, alam mo, belly to, nandun pa yung dodo nung ano. Ano pong gagawin? Hahanapin mo yung mga dumi-dumi, ganyan? Yes, ma'am. Kasi pag hindi nahugasan na maigi tong karne, ma'am, mm-mm, mangingitim yung Bagnet, ma'am. Ah, ganun? Mm. So, ito po, pagkatapos po natin hugasan, ano nang gagawin? Titimplahan na po natin ang asin. Wala pong timpla to, ma'am. Walang asin, walang betsin ito, ma'am. Ah, walang timpla? Yes, ma'am. Kahit na ano po, asin, wala talaga. Wala. Masisira kasi yung mantika, ma'am, pag may asin, may betsin. So, ganito lang yan siya talaga? Ganito na lang talaga siya. Wow! Okay, so ano nang gagawin natin dito? Sasalang na doon sa mantika, ma'am. Salang na agad? Yes, ma'am. Bah, akala ko pa naman tinitimplahan. Talaga, matapos linisin ng liempo, isasalang ang mga ito sa talyasi o malaking lutuan na may maligamgam na mantika. Wala nang ilalagay na anything. Walang wala asin, naman, wala. Walang betchin, nothing. Idediretso lang natin sa mantika. Mantika. Anong klaseng mantika po ito? Mantika po ng baboy, ma'am, at saka may kahalong tubig na yan. Ah, mantika at tubig? Yes, ma'am. Pero parang, ano, mainit na mainit ba siya or hindi ba siya? Hindi, ano? Hindi talaga mainit, ma'am. Oo. Dapat talaga yung malamig na mantika ang ilalagay mo. 3 oras lulutuin sa pinaghalong mantika at tubig ang pork belly para lumambot ang laman nito. Pero kasi di ba kapag nagluto ng lechon kawali, pinapakuluan lang sa tubig lang. Oh, yes, oo, ma'am. Pero yes, ma'am. Ito, pinakukuluan sa tubig at mantika. Yes, ma'am. Ah, bakit kailangan may mantika rin? Yung kasi ang tradisyon namin dito, ma'am, eh. Mm-mm. At saka mas maganda kasi ang pagkakaluto pag mantika at saka tubig, ma'am. So pagkatapos ng 3 oras, ganito na yung magiging itsura ng ating Bagnet. Mukhang malambot na siya. Ganun yes, ba yun? Yes, ma'am. Ang lambot-lambot na nung balat, oh. Tignan mo, para siyang jelly. Yung ano, wow! Ang lambot na! Lambot na talaga yan, sobrang ma'am. Sobrang lambot nito. Eh, yun naman ang, ano, di ba, ang sikreto talaga ng masarap na Bagnet. Crunchy on the outside, very, very tender on the inside. At para maging malutong ang balat ng Bagnet, muli itong iluluto. I-deep fry naman ito ngayon sa kumukulong mantika.
Okay, so ito na yung exciting part ng pagluluto ng bagnet. Ito na yung pangalawang luto. Yes, ma'am. Yes. Talagang kumukulong mantika to. Yes. Wow! Grabe! Saglit lang ang luto dito. Yes, ma'am. Talagang hanggang maging crispy lang. Wow! Tingnan mo! Parang chicharon na! Eh kasi kapag ako nagluluto ng lechon kawali sa bahay, talagang tumatalsik na. Eh paano pa ito? Uy. Tingnan mo ang diferensya, ma'am. Ibang-iba na ang tsura niya. Na talaga. Wow! Isa hanggang dalawang minuto lamang pinapalutong sa mantika ang bagnet para hindi ito masunog at pumait. Maganda lang naman dyan, ma'am. Bale, dumadami at dumadami ang mantika mo. Anong dumadami at dumadami? Habang nagluluto ka, dumadami yung mantika mo. Kasi nag-re-reduce ang fat dun sa mga karne. Kasi yung mismong karne, naglalabas na ng sariling mantika. Oo. So para rin siyang niluluto sa sariling niyang mantika. Yes, ma'am. So malalaman kung luto na at crispy na siya. Pag umangat na siya. Pag ano na siya, umangat na siya. Pwede na! At ang pinakamasarap na parte ng pagbabagnet ay ang pagkain. Let's go! Tingnan mo ito, oh! Parang natatakot na yung puso ko. Yung high blood ko, sabi niya, high blood, high blood, high blood. So, ganyan na siya binibenta sa ano? Yes, ma'am. Wow! Grabe! Sobrang ano, crispy. Malambot na siya, kuya. Malambot talaga. Ako nga pa, try kung malambot talaga. Mahina ako mag-ano eh. Ay, grabe ang lambot. Sobrang lambot. Grabe. Tapos talagang pag isang hiwa mo pala na ganyan, yun oh. Naririnig mo yung pagka-crunchy niya. Grabe. Look at that. So, tikman na natin. Kinamay ko na lang talaga, sorry. Ito ba yung pinakamasarap na yes, parte? Ma'am. So, saan po natin ito isasawsaw? Sa suka, ma'am. Sukang Iloco? Yes, ma'am. Pwede rin sa Kamatis, KBL, Kamatis Bagoong, Sibuyas. Sobrang lambot. At saka natural na natural lang talaga. Walang asin. Walang alat, walang asin. Talagang kung ano yung baboy lang talaga. Gawin. Yes, ma'am. Tikman natin to. Parang kumain ng chicharon na lechon kawali na nalalasahan ko yung mantika. Napapaganong ko. Ang sarap! At saka masarap ka pala kapag natural lang siya, yung hindi talaga inasnan masyado. Yes, no? Yung bagay na bagay sa sukang Iloco, nakakaloko. Sarap! At saka ang lambot-lambot. Ang sarap ng texture niya na very, very crunchy yung balat. Tapos pag tinikman mo yung meat niya, yung karne niya, melts in your mouth. Hindi mo na kailangan ng ano eh. Nguyain. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa bansa, nagbabagnet na raw ng karne ng baboy ang mga Ilocano. Paraan kasi nila ito ng pagpepreserba ng karne ng baboy. Ang bagnet ay mula sa salitang Ilocano na bagnetin, na ang salin sa English ay to preserve. Nag-umpisa lang daw ang bagnet bilang lutong bahay ng mga nagtitipid na pamilya sa Ilocos noon. Yeah, oo, ang bagnet kasi ay parabang niluto yan na na-preserve sa pagkakaluto niya para tumagal siya ng kahit ilang araw, kahit hindi mo siya i-refrigerate. Umabot yan, mga 5 araw. Basta maganda yung pagkakaluto, hindi nasisira yan. Ang pagkain ng mga nagtitipid na pamilya noon, unti-unting sumikat sa buong Ilocandia bilang primera klaseng putahing karne ngayon. Dahil sa metikuloso at magastos na paggawa nito, medyo mataas ang presyo ng bagnet sa pamilihan. Karaniwang 350 hanggang 400 pesos ang kada kilo.
1980s naman ang tuluyang maging industriya sa Narvacan ang pagbabagnet.